Sa Pigeon World, ang mga kadalasang kilala o sikat ay ang mga pigeon fancier na nagtala ng mga di kapanimpaniwalang record gaya ni na Maurice Delbar, Jos Van Klimdiklak, Joseph Van Den Broek, Jansen Brothers at John Arden. Meron din sa Pilipinas, especially ang The Big Three gaya ni na Mr. Egayap, Mr. Jaime Lim o mas kilala bilang Jimmy Lim at Mr. Nelson Chua. At sa mga linyada naman, nandyan ang Stitch Lebout Line, Van Den Broek Line, Jansen Line at John Arden Line. Pero alam nyo ba na mas sikat at matapang itong ibon na ito dahil nagligtas siya ng 194 na sundalo noong World War 1. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano naging tagapagligtas ang isang kalapati na nagngangalang Cher Ami. Ang pangalang Cher Ami ay hango sa French word na ang ibig sabihin ay dear friend. Noong kasagsagan ng World War 1, hindi pa gaanong maasahan ang mga radyo sa rason na napakalaki nito para gamitin sa gera. Kaya mas inaasahan ng mga sundalo noong panahong iyon ang mga kalapati para magpadala ng balita. Ngunit ang pamamaraan ng mga sundalo ay hindi din siguradong nagtatagumpay dahil sila ay kadalasang natatamaan ng bala ng mga kalaban. Kaya nalalaman nila ang mga impormasyon na dala nito. Noong October 4, 1918, nang maipit ang mga American soldiers sa bundok ng Argonne na nasasakupan ng France, sila ay malayo sa kanilang headquarters kaya mas pinili nilang gamitin ang mga kalapati para makapaghatid ng mensahe at makahingi ng tulong. Tinatayang nasa 550 na American soldiers ang napalibutan ng mga German soldiers. Dihado na ang mga Amerikanong sundalo, sila ay patuloy na nakipagbakbakan sa pamumuno ni Major Charles Whittlesey. Sila ay unti-unting nalagasan ng kasama dahil nakatutok sa kanila ang mga heavy artillery ng mga kasamahan. Kaya dali-dali nilang pinalipad ang mga kalapati para iparating sa kanilang headquarters na ipatigil ang mga pagputok nito. Nagpalipad sila ng unang kalapati na may mensahe na, "Maraming sugatan, hindi kami makaalis." Ito ay kanilang pinalipad ngunit natamaan din agad ng mga kalaban. Nagpalipad sila uli ng pangalawang kalapati na may mensahe na, "Ang mga tao ay naglurusa. Pwede ba kaming makahingi ng suporta?" Ngunit dali-dali ding natamaan ng mga kalaban at bumagsak sa lupa. Sila ay nagpalipad ng kalapati at natatamaan din ng bala ng kalaban. Halos 300 na ang nasawing Amerikanong sundalo kaya sila ay unti-unti nang nanghina dahil sa natamong sugat at gutom. Lumipas ang ilang araw nang patuloy pa ding nagpapaputok ng heavy artillery ang mga kasamahang Amerikano kaya sila ay unti-unti nang nalalagasan. Inilabas ni Major Charles Whittlesey ang kanilang huling kalapati na si Cher Ami na may dalang mensahe na, "Kami ay nasa kahabaan ng kalsada na kahanay ng 276.4 ang aming sariling artillery ay nagbabagsak ng bomba direkta sa amin. Para sa kapakanan ng mga langit, itigil niyo ito. Si Cher Ami na lang ang natitirang pag-asa nila para makaalis ng buhay." Si Cher Ami ay lumipad at nailagan ang mga bala mula sa kalaban ngunit kalaunay natamaan siya at bumagsak. Ang mga Amerikanong sundalo ay unti-unti nang tinanggap na sila ay mamamatay na ngunit si Cher Ami ay biglang lumikas at lumipad ngunit natamaan ulit siya sa paa kung saan nakasabit ang mensaheng dalang niya. Siya ay ilang beses na natamaan hanggang sa mabulag ang isa niyang mata. Siya ay lumipad ng halos sa 40 kilometers. Siya ay buhay na nakarating sa kanilang headquarters at agad na ginamot ng mga medic. Nabasa ng mga Amerikanong sundalo ang mensahe ni Major Charles Whittlesey kaya agad-agad nilang ipinatigil ang pagputok ng mga heavy artillery at itinutok sa ibang direksyon at nagsimula ng ulanin ng bomba ang mga German soldier at agad-agad din nabawasan. Noong October 8, 1918, 194 na lang ang sundalong nakauwi ng buhay mula sa giyera. Si Cher Ami ay nagamot at nakaligtas ngunit hindi din nagawang maibalik ang naputol niyang paa kaya ginawan na lang siya ng kawin na paa para makapaglakad ng maayos kahit papano. Dahil sa kanyang katapangan at kadakilaan, pinarangalan si Cher Ami ng Croix de Guerre Medal, ang pinakamataas na parangal ng militar sa France, at Gold Medal mula sa American Racing Pigeon Fanciers. Siya ay pinadala sa Amerika sa pangangalaga ng kanyang trainer na si Captain John Carney. Noong June 13, 1990, si Cher Ami ay namatay sa Fort Monmouth sa New Jersey at preserve ang kanyang katawan. Ang mga labi ni Cher Ami ay matatagpuan sa Smithsonian Museum of American History. Ang kwento ni Cher Ami kung papaano siya nakapagligtas ng 194 na sundalong Amerikano. Teka lang mga kaaro, may tips lang ako para sa inyo.
huwag nating mahalin ang ating mga kalapati dahil sa magagandang uri ito. Mahalin natin dahil sa kanilang mga kayang magawa. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Huwag nyo din sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe sa channel ko para ikaw ay maging certified ka-aro. At supportan nyo din sana ang aking mga kaibigan na sina Kalapatips PH TV, Tuklas Ibon PH, ako si Kiel TV, Spider Love TV, at Barakulok TV. At shoutout din kina...